Paano ka nga ba i-test ng isang lalaki? Actually, part 2 na to. Kasi yung part 1, kung gusto nyong panoorin, nandito siguro. Siguro ha, magpapapap. Maraming nagre-request na sabi nila, Kuya M, gusto namin ang part 2, please, please, more, more, more. And alam nyo naman na malapit kayo sa akin at hindi ko kayang baliwalain yung mga ganyang request. Dahil alam kong binaliwala na kayo ng ex nyo, babaliwalain ko pa kayo? No! Ibahin nyo ako. Kaya, sa video din na ito, ay magbibigay ako ng tatlong test kung saan kailangan mong malaman at ano ang dapat na response mo dito. So, hello, what is up? There's inyong lahat mga kanabay. Anyway, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, just call me, your Kuya M. And don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako panibagong video. Tulad nito, let's go na. Mga kanabay. Huwag na natin patagalin pa, proceed na tayo sa number 1 na test. Tolerance test. Bakit tolerance? Tinetesting ng isang lalaki yung level ng tolerance mo. Especially when it comes sa ibang babae. For example, naglalakad kayo, hawak-hawak ang kamay. Or kahit maghawak, kung nahiya ka maghawakan ng kamay, dun sa park or dun sa pasyalan. Tapos, meron siyang nakita ng ibang babae. Ipapahalata niyan na tumitig siya sa ibang babae. Nakumindat siya sa ibang babae. Tapos, lilingunin ka or titignan ka kung nakatingin ka. Kasi in that way, tinetesting niya kung ano yung reaction mo. Kung itotolerate mo siya or hindi. Or like for example, nakikipag-chat siya sa iba. Sasadyain niya yan sometimes ha. Yung iba, karamihan, tinatago. Yun talaga yung totoong malandi. Yung talagang wala nang ibang ginawa kundi ang pagkaroon ng brunch. Ikaw, brunch mo. Kasi nga, yung tipong ipapahalata niya talaga na nakikipag-flirt siya sa ibang babae. Titingnan niya kung anong reaction mo, anong response mo. Ikaw, nungko, ano nga ba talaga ang response mo? Magagalit ka sa kanya? Or magagalit ka sa nilalandi niya? Or ano ang gagawin mo? Paki-comment down below nga para malaman ko din. Bakit nga ba ginagawa kasi ng lalaki yon? Marami actualing dahilan, pero i-share ko lang kung anong alam ko. Una, in that way kasi, tinetesting ka kung okay lang sa'yo yung kahit makipag-flirt siya sa iba. Eh kung okay lang sa'yo, eh di makipag-flirt siya. Pero kung hindi okay sa'yo, then hindi siya makipag-flirt. Isa lang yun. Pangalawa, possessive ka ba? Possessive ka nga ba? Or tinetest ka para malaman niya kung ganyan ka din nung past na relationship niyo. Kung tinotolerate mo or hindi. Disclaimer ha, hindi naman lahat ng lalaki ginagawa itong mga testing na sinishare ko sa inyo, okay? Pero marami din. Ano? So, kung ako ang tanongin nyo kung ano yung dapat or response nyo, hindi ko aawayin yung tinititigan niya or yung kalandian niya kung sa text or chat. Bakit? Eh anong nagawa niya sa'yo, di ba? Kung malandi talaga yung partner mo, malalandi niya talaga yon. Lalo na kung marupok yon. It's not about that person, it's not about her, it's about your partner. Kaya there's no point para aawayin ko yun. Lawa, aawayin ko ba yung partner ko? Hindi. Pagsabihan ko lang na hindi tama yung ginagawa mo. Na nasasaktan ako sa ginagawa mo. Pero of course, as human, at hindi ko sinasabing mali ka kapag inaway mo siya. Kasi nasaktan ka eh. Kapag emotional attached ka sa isang tao, tapos nagpipaglandian pa siya, of course, awayin mo. Pero kung ako nga ang tanungin nyo, hindi ko siya awayin. Although, masasaktan ako, natural, pero there's no point para awayin ko. Ang gagawin ko ay mag-let go or iparamdam ko sa kanya na hindi ko siya tolerate. Hindi okay sa akin yan. Lumayo muna ako, bigyan ko siya ng space. Or, nasa ignoring method ako. Bakit? Alam nyo, ganito kasi yan. Kung akala nyo mga babae, ay kapag tinotolerate nyo yung isang lalaki dahil mahal nyo, tingin nyo, kaya tanggap nyo, kahit gano'n na makipaglandian siya, masasaktan ka man. Pero at the end of the day, kung din naman naghahabol, hindi man lang siya mag-effort na mag-sorry, tanggap mo na agad. Kung ganyan ka, wala, sorry. Hindi ka niyan seseryos. Okay, bakit? Kasi tinotolerate mo. Ang nature ng isang lalaki, kapag nile-let go siya, kapag tinutulak siya papalayo, mas lalong lalapit sa'yo. Mas lalo kang ipe-pursue. Kaya nga, ang gagawin ko ay mag-let go or mag-walk away or mag-ignoring method. Kasi, mas malaki yung chance na habulin ka. Napapahalagahan ka. Bakit high value ka? At mas seseryosohin ka. Kaya alam mo na kung anong gagawin mo. I hope na kaya mo. I hope. Mahirap kayo mag-let go. Wala niyo.
Mahirap kayo mag-walkaway. Pero kailangan nyo gawin. Hindi naman siya mawawala. Tinutulungan mo lang siya para ma-recognize niya na mahalaga ka, na high value ka. Gets? Proceed na tayo sa number 2. Sarcastic test. Sometimes ang mga lalaki, tinetesting niya kung gaano ka ka-open-minded, kung kaya mo ba siyang sakyan sa kanyang jokes, sa kanyang pagbibiro. Kasi alam nyo, sa totoo lang ang lalaki, mostly, ha, kanila gusto nila or hanap nila sa isang babaeng may sense of humor. Pero kung ikaw yung tipo ng babae na close-minded, hindi ko sinasabing masama kang babae. Hindi. Pero kung kaya mo namang maging open-minded na sakyan siya, but not in the sense na sakyan siya sa literal na sakyan. But I mean, yung mga words niya, sakyan mo siya sa kanyang trip. Kasi yun ang gusto ng lalaki. Fine. Pero kung hindi mo kayang sakyan yung pagiging sarcastic niya, baka mag-walk away yan. Baka magpo-pull away yan. May factor din yun, kaibigan. Kaya kung ako sa'yo, hindi naman kita fina-force. Kung okay lang sa'yo, maging open-minded ka. Number 3, last but not the least, financial test. Nang lalaki, nagpo-provide. Nanlilibre. Kapag may date kayo ganun, lalaki ang gumagastos, naglilibre. Tama. Pero alam nyo ba, na tinetesting din kayo ng isang lalaki in that way? Bakit ka nga ba tinetesting? Kasi in that way, nakikita niya kung pera niya lang ang habol mo sa kanya. Bakit ko sinasabi to sa mga manggagamit na babae? Ako, delikado. We pretend na hindi mo napakinggan yan kung isa kang manggagamit na babae, ha? We pretend. And alam nyo ba na kahit na responsibility ng isang lalaki na mag-provide, mas na-attract sila sa babae na alam din mag-share, alam din mang-libre, para hindi all the time ay yung lalaki. Bakit? Kasi in that way, makikita niya, mararamdaman niya na hindi ka magiging dependent sa kanya pag naging asawa mo na siya, naging kayo na talaga. Yun yung isa na ayaw ng lalaki, yung masyadong dependent na babae. And for economic purpose, malay mo, ikaw yung may malaking sahod, di ba, hindi naman palaging lalaking nililibre, hindi porke lalaki siya. Learn na maglibre din. Learn na mag-share, hindi man totally na ikaw manlibre, pero mag-share ka. But, make sure na, most of the time, ay siya yung gumagastos. At hindi ikaw yung nanggagastos, saka iba na yun, baka ikaw yung ginagamit kapag ganun. Hindi yung lalaki, kung most of the time, ay ikaw yung gumagastos. Na ginagamit ka lang niya. So, yan lang po yung tatlo. So, yan lang po yung tatlo muna na test na may share ko sa video nito. At marami pa actually. Kung gusto nyo pa more testing, more topics about this, just comment down below. I want more, Kuya M. And hindi ko kayo bebegoin. Alam?